Hello mga ka-Titan at good morning sa inyo. Isang magandang Sunday sa inyong lahat. So, ito at tayo patulog pa lang. Umaga-umaga na guys. Ayan, pero hindi ba tayo nato? Actually guys, magbigay lang ako ng statement o ng komento lang tukol dun sa security guard. SG ba yun? Yung nasagasaan, yung mayaman, tsaka yung sinasabi nilang parang traffic enforcer na nasagasaan, na sinadyang sagasaan. Actually, guys, hindi sa pag-ano, ha? Magbigay lang ako lang ng comment. Sa napapansin ko, hindi ko kinakampihan yung motorista kasi mali yun. Kung tatay ko yung traffic enforcer, kakamatayan tayo. Pero sa part ng motorista, nakita ko kasi, may depensa kasi siya, guys. Una, pwede niya palabasin, nagpanik siya, kaya natuloy niya. Second, si manong na nasagasaan, gumanon pa siya, umacting po siya. Aminin na natin. Dumiretso siya ganyan, dahan-dahan. Nung nabaga siya, gumanon siya. Pwede ka naman tumabi pa eh, di ba? Tapos siya kang pahabol. Hinit and run ako nito. Enough na yun eh. Hindi mo na kailangan na umakting doon, ginulungan ka tuloy, di lalo kang nagkaroon ng physical injury. Lalo mo nilagay sa panganib yung buhay mo. Pwede na kasi yun na nung time na yun, traffic enforcer siya, tumabi na siya. Dinunggo na siya eh. Tinamaan na siya eh. At tapos ngayon, kung tinakbuhan siya, pahabol niya. Di ride na lang din, nahuli si driver. E kaso, umakting ka, sinagasaan ka. May gusto kang mangyari. May areglohan or bayaran kang gusto mangyari right on the spot. Kasi kung traffic rules lang yan, guys, hindi nyo i-release yung sarili nyo. Kaya nyo habulin yun. Unang-una, kitang-kita na sa CCTV ngayon. Malilino ng mga CCTV ngayon sa Metro Manila pa lang. Pwede nyo napahabol yun. Pwede nyo itawag yun, guys. Kaya nagtataka rin ako doon sa side ni traffic enforcer. Ano lang tayo, ha? Opinyong parang, hindi pa ako abogado, pero kahit paano may alam ako sa law. So, nandun tayo sa level lang na kung paano ang mindset ng mga, alam nyo lang, mga nasa law industry or sa field ng mga may alam sa law. So, ako, may alam naman po ako kasi college, ang dami kong law actually. So, guys, yung mga pala, singit ko, gusto ko pong manawagan sa DepEd. Baka naman po pwede po tayo magkaroon ng basic law. Ilagay nyo naman ho kahit sa high school. Huwag sa elementary kasi wala pa naman masyadong hindi pa kaya ng mga bata yun eh. Pero alam nyo ba yung lahat na tinuturo sa high school? Yung iba na pwede na natin ilagay po yung ibang curriculum dun, mga teachers, DepEd. Pwede na ho natin ilagay yun sa sa elementary. Hindi pa ako nagtudurung-durungan ha. Pero bilang estudyante na na ako'y masasabi ko namang section 1 po ako, hindi ba sa pagmamayabang, pero alam nyo na, may utak naman din po tayo at marami tayong nalalaman, may tayong magbasa, may tayong manood ng mga current events. Masasabi ko ho, na iba ho dun. Lalo na ho yung mga tinuturo nyo po, DepEd, sa mga estudyante. Kasi meron ho kong tutor teacher sa aking mga anak. So ano ho connect nun? Gusto ko lang hong sabihin na yung tutor po ng mga anak ko, kaya niya ituro lahat ng from grade 1 to grade 6, kaya niya po ituro in just a span of 2 years. Alam na ho lahat ng anak ko yung, kasi paulit-ulit lang ho, aminin ho natin, inuulit-ulit niya lang ho, math, science, English, oh come on, inuulit-ulit niya lang ho yung curriculum niyo para nire-refresh niyo lang every year sa mga bata. Yun at yun din po yun. Tama ho ba ako? Kaya nyo naman hong i-fast-pace ang mga bata. Iba na hong mga bata ngayon, guys. Fast learner na po sila dahil sa internet. Maniwala ko kayo. So, tingin ko, it's about time na i-excel naman din ho natin yung types ng pagtuturo natin. O yung paraan ng pagtuturo natin sa mga bata. Medyo i-accelerate naman ho natin. I-advance ho natin. So, I suggest maglagay ho kayo ng law curriculum sa high school. Lalo na first year high school. Yun ho ang i-refresh nyo sa kanila. Kasi importante po na ang mga bawat Pilipino alam yung batas. Huwag mo natin gawing bobo o tanga mga Pilipino. Sa nakikita ko, yung mga nagko-comment doon, ako po abogado talaga, napagpatuloy ko yung pag-take ko ng law, guys. Masasabi ko, bakit ganun mag-comment ang mga Pilipino? Wala silang alam sa batas.
Nakakalungkot, guys. Nakakalungkot kasi ako naiintindihan ko kung bakit pinakawalan yung nanagasa. Kasi there always has two sides of story, tandaan nyo, guys. Kung ang coin nga may dalawang mukha, eh may dalawang sitwasyon din yan. Okay, ano ang dalawang sitwasyon niya? Number one, pwede mabaligtad o yung biktima pa ang mas magmukhang ano doon. Pwede. Kasi merong may angulo, guys, eh. May angulo siya na pwede siya makounter. Hindi dahil sa mayaman yung tao. Pero kung kayo, kahit mahirap kayo at makakalamang kayo pagdating sa batas, ibang may alam, kaya nyo, guys. Kayang-kaya nyo. Hindi dahil sa mahirap kayo or mayaman kayo. Hindi ganun yun. It's so happy lang na mayaman sila because they have money and yun, natuto na ano eh. Diba? Iba yung mayaman ka, nakapag-aral ka sa mas mataas na paaralan, na mas mataas ang pinag-aralan mo. Alam nyo na. That's what I'm talking about, guys. Utak lang yan, guys. Utak lang. Utak lang po talaga. At tandaan nyo, iba ang may alam. Okay? Ignorance of the law excuses no one. So, may factor po kasi yun talaga. Tapos, 10 days nga ho na lumipas ang 10 days. So, ang dami hong ano yun, pangyayari. At nasa batas po kasi natin yun, guys. Actually, may laban po doon yung nasagasaan. Of course, kasi physical injury yun. It so happen lang na nagpapa-areglo siya, guys, eh. That's the mere fact. Nagpapa-areglo siya. Wala ho kayong magagawa. Hindi ho kayo yung biktima, guys. Huwag ho kayong galit na galit. Huwag kayong Gina G doon sa nanagasa. Hindi ho kayo biktima. Kung kayo ho ang nasa sitwasyon, gawin nyo kung ano yung ikinagagalit, ikinapuputok na butsi nyo. Pero at the end of the day, wala ho kayo doon sa sitwasyon, eh. So wala ho tayong pakialam. Doon sa nangyari, nanonood lang ho tayo, nakikisaw-saw lang ho tayo sa issue. So, suggestion ko, guys, yun po, i-educate nyo sana ang mga sarili ninyo. Lalo na, ako, suggestion ko, DepEd, ilagay nyo yung basic law. Please, ilagay nyo, para kahit hindi nakatungtong ng college, eh, may alam sa batas. Napaka-importante nun, guys. Napaka-importante po nun, DepEd, please. Gawin nyo ho ng paraan yan. Tapos, ganun din ho, bigyan nyo rin ho kami ng basic medicine. Yung mga alam ng mga nurse. Importante ho yun. For survival yun, guys. Para, pag dumating po tayo sa punto na nagkaroon na naman ng unexpected pandemic, eh, alam ho ng bawat isa sa atin kung ano yung mga precautionary measures at makakatulong din po kami. And also, I also agree about the military service. Like the ROTC, like the CAT, I also agree also to that. Kasi, hindi ho natin in-expect, guys, pagdating ng panahon, magkaroon ng gera. Kung kinakailangan lang, merong naghamon, isang bansa na talagang, oh, gusto kong gerahin si Philippines, bubulihin ko yan. Dapat ho marunong ho tayo dumepensa. May reserve po talaga. At huwag natin iasa lahat sa mga kasundaluhan natin. Yun po. Importante po yun. So, yun lang naman ang mga kailangan natin sa nakikita ko. Math, science, so basic na lang yan eh. Lahat yan. Pwede na natin i-spoon feed or ilagay lahat sa mga utak natin habang elementary days pa lang tayo. Diba? Pero pagdating na natin parang high school days natin, I think it's about time to level up, guys. Kasi, isang factor din yun para malaman din po ng ating mga millennials, sa ating mga yung mga kabataan natin na mga nasa teenagers natin, malaman na nila kung anong kurso yung gusto nila tahakin. Importante po yun. Okay, so DepEd, sana bigyan nyo ng puwang na marinig itong aking opinion bilang isang nanay ng tatlong magaganda kong anak. So, sana po mapansin ninyo at maglagay kayo ng basic law. Yun po, sa college. Importante po yun. Kasi hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon makatungtong ng kolehiyo. Tapos, yung constitution nga po, tinuro pa sa amin, college na kami, guys. Pinamemorize sa amin preamble, di ba? Nakakaano eh. Kasi, importante po yung constitution natin yun. And I firmly believe po, DepEd, na dapat lahat ng Pilipino, as long as Pilipino, alam po yun. Diba? At kabisado yun. Basic po yun eh. Tapos magbigay na rin kayo ng basic law.
para may alam naman ho, at hindi ho tayo parang natatakot na lang pag may polis tayong kasama or abogado, pwede kaming lokohin. Siyempre, maraming mga ano na salat sa kaalaman. Ituro ko natin, okay? So, yun lang. Yun lang ho ang aking mga opinion. So, ganun po talaga eh. Pag nagpa-areglo, wala ko tayong magagawa. Kahit ako po yung abogado or yung fiscal or yung judge. I'm sorry, nagpa-areglo eh. Kumbaga parang sinettled na. Case closed. Ganun po talaga. Huwag na kayong magalit na parang pang mayaman lang ganyan. Eh kasi nga ho, akala nyo pinakawalan, right on the spot. Hindi naman ho nakapatay yung tao para damputin at ikulong on the spot. Nakasagasa siya. Pero may proseso nga ho. Tama po yung may proseso po. Kung noon time na yun, dinakip siya, pwede ko siyang mag-detain. Detention. Oo, makukulong ko siya. Pero again, magsasampa muna ng kaso. At syempre, dadaan ho yan ng ano pa rin, proseso na naman. Ganun ho talaga. Sige, baliktarin ho natin. Nagagalit ho kasi kayo doon sa side nung nasagasaan. Halimbawa lang, kayo yung nakasagasa. Anong gagawin niyo? Hindi nga, ang point ko is, umakting na ganun na si traffic enforcer sa halap niyo eh. Nabangga niyo na siya. Itatabi niyo, diba? Eh, sa part niya, pwede rin kasi niya idepensa ang hindi ko nakita. Dinerecho niya itatabi sa gilid. Pero andun nga yung act din nung gulong nung sasakyan niya na parang tatakasan niya. It so happened lang na baka lang, hindi niya nakita. Kasi alam niyo, merong mga sasakyan guys na ano po eh, na tawag dito. Merong mga sasakyan kasi guys na hindi mo talaga makikita. Parang blind spot. Totoo. Kunyari may batang tumawid, sa sobrang taas ng sasakyan mo, yung parang mga Fortuner, ganun guys, promise, hindi mo makikita. May ganun eh, na sasakyan, kaya napaka-delikado rin po. Unless yung sasakyan nyo is yung talagang kitang-kita nyo yung paligid, walang blind spot. So, ganun, ilagay nyo rin yung sitwasyon nyo dun guys, kasi kaya hindi ko kinakampihan yung may sasakyan dahil may sasakyan ako, hindi. Tinitingnan ko paano mag-isip yung kriminal at yung biktima. Ganun lang ako. Kung ako yung kriminal, paano ako mag-isip? Kung ako yung biktima, paano ako mag-isip? Ganun lang. Ganun yun eh. Para mag-get nyo kung ano yung naglalaro sa utak nila. So, yun lang. That's it. Patuloy ko na to aking video and thank you for watching. Bye-bye guys.